Ha? Ha, salinyan na natin si Kadani Pinesa para may pagpatuloy yung ating tinatalakay. Ayan, Kadani, good morning. Good morning sa inyo, Carol. Ayun. Aho, gayon din sa lahat ng ating tagasubaybay. Dahil araw ay napatunayan natin batay sa mga referensya ng aklat, lalong-lalo ng itong anak, aklat at pinamagatang The Philippines and the United States, the forging of new relations. Ang pagiging ganap ng titulong titulo propiedad de terrenos, Royal Decree 0-4, na nagmula naman sa Las Islas, Pilipinas. Ang Carol, ang ganda nga ng pagkakasalansan doon sa mga paglalahad sa Klantara ulit. Kung ganito pala ang sitwasyon, ang katanungan uli natin, Carol, ay bakit naman tayo mismong mamamayang Pilipino na nagkaroon ng bansang Pilipinas sa pamamagitan ng titulong Las Islas, Pilipinas? At itong titulo namang ito sa bisa ng Royal Decree noong 1891 ay naging titulo propiedad de terrenos, Royal Decree 0-4, na yun ay OCT 0-4. Pero yung OCT 0-4, Carol, ito na ay certificate of title. Mm-hmm. Ayan, Carol. Ano, pilit na itinatanggi o ayaw paniwalaan mismo, Carol, mismo ng karamihan Pilipino ang mga katotohanan ng nakalahat, nakasulat sa kasaysayan ito. So, na itala naman kung paano tayo naging isang bansa. Karol, eh, ang linaw rito, Carol, ng pagkakasulat, eh, hindi lang naging isang bansa. Tayo ay naging isang estado pa. Ayun. So, kaya tayo naging Pilipino dahil sa ang ating bansa ay ano? Pilipinas. Ang mamamayan dito, ano, tinawag na Pilipino. Ang katotohanan ito, Carol, ay matagal namang kinilala sa buong mundo. Eh bakit tayo, karamihan sa ating Pilipino, ayaw maniwala dito? Ayang Karaul, ang dati malaman, bakit tayo mismo Pilipino itinatanggi natin? Eh ayaw ko nang ulitin yung binanggit ni Jose Rizal Karaul, eh masakit kasi yun eh. Mm-hmm. Oo, Karaul. Yung one who ignores his country's history is someone without a soul. Matindi yeah, yan, no? Carol. Sobrang mga... para sa ating kababayan ang ganyan. Mm-hmm. O, hindi ako nagsasabi yun, ha? Si Jose Rizal. Magandang tayo kay Jose Rizal, huwag sabi siya. Pagkat tayo, nagbabasa na tayo, Carol. Inilalahat naman natin ang katotohanan. Matagal nang ano, naikupli na ilingit. Talagang sinadya ito para ano, sa pagdarampong ng lupa. Na, ang naapektuhan, Carol, tayong karamihan Pilipino, Carol, eh. Sa ilan lang, yung mandarampong ng lupang yan. Ang tingnan na nila ang buong Pilipinas. Na tayo dapat sa Pilipino makinabang dito, eh hindi tayo makinabang. Dapat sana ang gobyerno, pinoprotektahan na tayo. Hindi, sila pa ang number one na umuusig sa ating karaol. Yun. Yung mga katarantaduhan niya, eh, yung nalang sa pinakamaliit na bahagi ng ating, ano eh, ng ating gobyerno, eh, mga barangay kupit na yan, number one, sa Mausaw na rin, sa pandarampong ng lupa. Oo. Pintahan pa dito mga HOA, Component Association, na baka rin nakakuha lang sila ng kanila registration sa ano bang kung ito sa HLURB HLURB eh kara uli ang ano na ang titikas na ang yayabang na sila na raw nagmamayari ng mga kalupang yan at hindi mo kara uli baka kakantuhan nangyayari sa ating bansa ngayon kara uli may gamitin pa tayong isang referensya ha upang ano mas lubos pa natin patibayin bakit tayo naging isang bansang Pilipinas at ang mga mamamayan ng mamamayan ng tong nakatira dito sa bansang ito Carol ay tinawag namang ano mga Pilipino. Yan. Yan Carol, ito matagal na rin Carol, gastado na rin ito Carol eh. Kumbaga sa kwan sa matinding gamit Carol eh, nagkakalyo na rin ito eh. Sa pahinga 138 ng the Philippines, the unique nation na isinulat ng isang historiador na si Sonia Saide ay ganito ang naging paglalahad. Carol, bakit ay alang-alang na rin sa mga bihasa sa salitang English. Ganito ang pagkakasulat. Filipinos are eternally indebted to Spain for giving them
their identity as a nation. Because of more than three centuries of Spanish colonization, the country became known to the world as the Philippines and the people the Philippines. Tingin ko parang walang linanggin na sa Philippines. Ay may walang ang pagkakaot niyang. Walang ang pagkakaot ang Espanya sa pagbibigay sa kanila ng kanilang pagkakakilanglan bilang isa. Nakadani, medyo nawawala yung signal mo. Hello, hello. Yan, okay. Pero nawawala sa ano, sa pagkatasok-suka. Oo nga. Nalilis. Nahuhugot. Dahil sa mahigit na tatlong siglo ng pananakop ng Kastila, ang ating bansa ay nakilala sa buong mundo bilang Pilipinas. Ayun. At ang mga mamamayan nito ay tinawag na, ano ho, Pilipino. Tingnan niyo yan, Karol. Hindi ba kaya tayo naging isang bansa dahil binikis tayo o sa ibang mga referensya binasa natin, binikis tayo sa isang, ano ho, ng isang titulo ng lupa na yan ay Las Islas Pilipinas. Kaya tayo naging isang bansa. Kaya nakilala tayo sa buong mundo na pagkamat tayo, magkakaiba ng mga tribo, Bolarison, Mindanao, tinawag tayong Pilipino. Bakit naman natin itatanggi? Yan ano, yan titulong yan. Tignan niyo yan, Karahol. Kasi nga bakit? Ayon, Karahol, ano, pinilipit ang ating utak. Sinaksakan tayo ng mapaminsalang, ano, denggoy siya. Dinonggoy tayo ito mga hayopak. Ito mga mababatas na naupo o dyan sa mataas na posisyon. Oo. Ano? Yan, nawala na naman, Kadani. Hello, Karahol. Yan, okay. Nawawala sa pwesto eh. Karahol, ngayon, kaya tatanong ulit tayo, Karahol eh. Tatanong, bakit naman sa panahon natin ngayon nga ay tinatanggi ng titulong ito ang siya sumasakop sa ating ano, bansa. Mm-hmm. Bansang Pilipinas. Sino ba ang mga taong may kinalaman at nagpasimuno sa gitong uri ng kaisipan? Para wala yan eh. Pinanggit na natin doon sa page 50 ng ating decision with compromise agreement. O yan, para wala yung mga taong yan. Tatlong angkan. Mm-hmm. Nakilala hanggang ngayon na may merong mga lalawak na ano ho? Kalupaan. Ayan, Karol. Kung paano tayo ginago. Eh tayo, Karol, binabasa lang naman natin ang mga desisyon, kaugnay ng mga history na nagagalit sa ating bansa. Huwag kayong magagalit sa amin. Kami tagabasa lang para may lahat sa inyo ang maitagal lang ano, naitagong mga katotohanan. Ito, Karol, ano eh. Kumbaga sa kung ay ano, binungkal natin, Karol. Binungkal. Nagkukay tayo ng malalim para makita natin ang ating hinahanap ng mga katotohanan. Gaano ba gabundok o kalimpak-limpak na salapi ang nagiging ganansya nila sa pandarambong ng lupa sa pinilipit na sistema ng Estado o gobyerno ang nagmamayari ng malawak na karupang ito ng bansang Pilipinas? Ayun ang tanong natin, Karol. Eh. Kasi dito na pumasok kung maraming pamamaraan eh. Para ang mga taong yan, lalo na yung mga politikong yan, Karol, dahil sila, kaya nilang patrol eh. Ang alin, ang mga judges, ay nabibigyan sila, Karol, na tinatawag natin, ano ho? Original Certificate of Title. Ayan dito, Karol eh. Oo. Na yung mga pamamaraan nilang yan, Karol, yan, ay isang paglabag sa Treaty of Paris tungkol sa proteksyon ng pribadong pag-aari sa lupa. Ayan, Karol, kapag ang titulo ay nagawang napatunayang ganap. Maglabag pa kaya, Karol, sa Treaty of Paris. Hindi ba, Karol, ang OCT, ang TCT, ang Las Islas Pilipinas, na naging titulo ko sa Tiredas, Royal Decree 0-4, ay naging ganap ito, Karol, na pag-aralan natin kahapon yung Karol. Naging ganap na yan, ibig sabihin wala ng pagdududa. Ayun na. Oo, lubos. Oo, yan, Karol, ang kanyang katotohanan. Mm-hmm. Kaya nga tayo naging Pilipino dahil sa katotohanan na tayo ay ano ho? Ayan eh, kumbaga. Pinilis na isang titulo ng lupa. Kumbaga, eh, kadami, ano na yan? Oo, Karol. Kumbaga, yan eh, ano na yan? Judicial notice na yan. Ha? In rem.
Yan ka huli. Judy, wala naman ako yan eh. Wala nang kaduda-duda. Tungkol sa paging yan. Mm-hmm. Nakasulat na yan. Kaya lang, itong mga nakasulat nito, Karol, ay hindi ano ho, na ituro. Ano talagang pinilit nilang ito ay itago. Ngayon. Para habang, kaya, ano, hanggang sa dumating, ang araw na tinatawag natin, wakas ng mundo, eh, Karol, eh, sa kanilang control, yung mga kalupaan yan. Kaya, itong Karol, eh, dapat yung mga politikong yan, magmamayari ng malaking kalupaan, dahil hindi naman nakidabang ang mga Pilipino dyan. Karol, silang ibala natin eh, kung magkakaroon ng gere, doon, sa China. Dahil sila lang ang nakinabang sa kalupaan yan. Tayo mga Pilipino, ng mga maliit lang, hindi tayo nakinabang. Sila ang unang isabak natin dyan. Makipagpata. Oo, ipagtanggol nila yung mga dinambong nila mga kalupaan. Oo. Ayon sa nakatalang kasaysayang Karol, meron kasing kasaysayan na hindi nakatala. Mm-hmm. Oo. Pero ito, suportado ang ating mga inilalahat ng mga ebidensya na ang titulong Titulo Provida de Terrenos, Royal Decree 1-4, ay naigawad ng hari ng Espanya sa magkapatid na Don Hermogenes Rodriguez at Don Miguel Rodriguez. Ayon sa Treaty of Paris, kapag ang titulo ng pribadong pag-aari ng lupa ay nagawang napatunayang ganap, kaya ako sinabi pa daw, itong magkapatid na ito, baka akala nila kasi ang Royal Decree 0-4, Carol, isa pa sa gobyerno ito. Hindi na. Akala nila sa hari pa ito. Hindi. Naisalin na ito, Carol. Eh. Mm-hmm. Kaya binibigyan ko ng diin. Ngayon. Oo, kasi Carol, pag hindi ko binibigyan ng diin, Carol, hindi maramdaman eh. Saka, ano? Gusto ko maramdaman ng ating mga taga-subaybay ang katotohanan ito, binibigyan ko ng diin. Ayun. Para maramdaman nila. At yan din ang ano, Kadani. Yan din ang dahilan. Kaya walang nang nakuhang lupa ang mga Amerikano. Ayun Karol eh. Mm. Wala eh. Karamihan nga Karol, mga ano lang eh, mga tawag dito, mga ayan, building. Oh, mga kusali. Mm-hmm. Ayun kadarahin, wharfs, pantalan. Ayun. Ang lumaan pa silang Karol, nakuha nila. Ayun, ano, yung sabi natin pampansal na sa ayun ang pabayal at sanan. Ayun. Highways. Mm-hmm. Oh, ayan yan. Bakit ngayon? Ano ang nag-imagine? Na napunta sa Estado o gobyerno, ang malawak na mga kalupaan. Ayan ka, Raul. Eh, ayos sa Treaty of Paris, kapag ang titulo ng pribadong pag-aari ng lupa, eto, pribado ito, dahil ito, ay, naibigay na kay Don Hermogenes, Don Miguel Rodriguez. Mm. Ayos sa Treaty of Paris, kapag ang titulo ng pribadong pag-aari ng lupa, ay nagawang napatunayang ganap at dapat itong proteksyonan, aba, Raul, ay, hindi niya na dapat magawin yan. Eh, bakit naman ngayon, Raul? Inaagaw ng gobyerno. Oo, ang sinasakop ng ganap na titulong ito na naging daan naman upang magkaroon ng isang ganap na bansang Pilipinas na tayo namang mamamayan dito ay naging ganap na Pilipino. Ayun. Yung Karaul, yung masakit sa ating Karaul eh, na ayaw paniwalaan lahat ng mga ano karamihan Pilipino. Dapat sana Karaul, ang gobyerno ang magbigay ng proteksyon sa malawak na kalupaan ito. Oo, ayon doon sa Section 8 ng Treaty of Paris, o Article 8 ng Treaty of Paris, na ano, proteksyonan ng pribadong pag-aari sapagkat ganap ng titulong yan. Pero anong nangyari? Karol, kayo pang nasa gobyerno, ang dumambong ng kalupaan sinasakop ng isang ganap na titulo. Ayun. Sige nga. Sige, kaya hinahamon ko ang LRE, ang RD, ang DAR, ang DNR. Oh, arara, puro arara na yung Karol. Oh, ano, ipakita nyo ang inyong pag-aari sa mga kalupaan yung ano, sinasabing sa inyo sa pamamagitan ng isang titulo ng lupa. Sapagkat sa titulo ng lupa, ito ang sinasabing pagmamayari ng lupa. Ayun. Oh, yan yung Karol eh. Mm-hmm. Ang linaw rito doon sa litigation versus court of appeals. Mm-hmm. Okay, yun yan. Sinabi na ano, titulo, pagdito sa certificate of title. Oo, ang titulo, ito talaga ang pagmamayari ng lupa. Ayun. Ang certificate of title, hindi ito pagmamayari ng lupa. Mm-hmm. Hindi ito nagbibigay ng karapatan. Sige nyo, Karol, sapagkat ito ay isang ebidensya lang. Oh, bakit naman ngayon? Ah, ang daming marurunong na nandiyan sa gobyerno.
bakit sinabi nyo na ito ginawa? Kita nyo karaw na, ang pinagbabasihan ng parating sa gobyerno, certificate of title eh. Oo, oh, kailangan ng foreign system. Sabi na, oh. Eh, nasa ng title? Ayun eh, certificate of title, ibig sabihin, pinapatunayan yung title. Eh, nasan yung title ayun ngayon? Oo, oh, at saka sa kailangan ng torrent system, ang linaw ng pagkakalahat. Na ano, ang torrent system, ang unang pangunahing layunin to karoon, isa sa pangunahing layunin, mag-issue ng certificate of title. Ayun. Sabi ninyo yan? Oo, oh, huwag niyo sasabihin titulo yan. Hindi ba kayo marunong? Tumintindi. Sa elementoring system, ang ini-issue rito, certificate of title, hindi titulo. Eh bakit sasabihin nyo ngayon na mga ini-issue nyo, titulo ng lupa, yan. Ayun. Oo, yan yung karauli. Diyan tayo, ano eh, parating na high blood. Kasi bakit? Yan, linaw-linaw karauli. Ah, gubraduate pa yung iba dyan, mga ano karauli. Suba kung laude, kung laude. Oo. Eh, bakit karauli? Hindi nila maintindihan. Ang napakasimpleng bagay na ito. Ito mga katagang certificate of title. Nagpapatunay sa isang titulo ng lupa. Oh, at saka sa ilalim ng torrent system. Sa unang-una pa lang, karauli, ng mga aklat eh. Inilahad eh. Ang alin, ang purpose ng torrent system. Ang isa na number one, mag-issue ng certificate of title. Oh, hindi ba sinasabi nyo? Oh, sa ilalim ng torrent system. Oh, ito mga pinakamabisang ebidensya. O ano yan? Certificate of title. Pinakamabisang ebidensya lang yan. Pero hindi pinakamabisang pag-aari ng ano, lupa. O, sapagkat ang titulo, ang siya ang talagang pag-aari ng lupa. Ayun. Ano yan? Eh, malino. Eh, alam din naman nila, kadami na yung certificate of title is not a source of right. Alam din sa ano yan? Alam din sa LRA. Alam din sa RD. Eh, ewan ko nga, Karol eh. Kasi, Karol, pinanindigan na nila. Mm-hmm. Kasi ano na, nahahalungkat natin ang katotohanan eh. Ayun. Ha? Hindi pa Karaul, yung mga kakilala niya, kaibigan niyo, na ano, na nandiyan sa LRA, oh, bitigyan pa nga tayo Karaul eh, ng kopya eh. Ngayon ay pinag-aaralan daw nila ng gusto itong 014. Tapos na eh. Ayun. Matagal lang ano yan, deklarado ng korte. Ang gobyerno pa ang gumamit niya no 1964. Mm-hmm. Oo, na ano, ito ang titulong sumasakop sa buong Pilipinas. Kaya pinakansila nila lahat ng mga certificate of title na hindi nang galing sa titulong yan. Ayun. Matikin yan, Karol. Kaya dito, Karol eh. Ano pa? Sige, lumabas kayo. Lumabas kayo dyan sa inyong ano, lungga. Oo. Maglaban tayo sa isang public debate. Oh, yan, Karaul. Patunayan nyo. Oo, na yung mga inisin yung mga certificate na yan ay isang titulo ng lupa. Mm-hmm. Oh, yan yung Karaul eh. Kaya ewan ko nga Karaul eh. Sila Karaul, bina sa gobyerno dahil inamin na noon ni Doblehas na ang mga titulong ito from 0 to 100,000 ito ay walang probative origin. Oo, at ang titulo lamang na ito, 014, ay certificate of title 014, ay siyang inisyu ng gobyerno. Nag-iisang ano, certificate of title na inisyu ng gobyerno. Mm-hmm. Oh, bakit kayo, nilalabanan niya pa yan? Eh, barred by estoppel na kayo eh. Oh, hindi na kayo pinahintulutan, pinagbabawalan na kayo kung ano man yung binanggi nung una ninyong ano, pinaka-boss na si ano, Noblehas, Antonio Noblehas. Ng aklat niya ngayon, ang ginagamit nating referensya, napakakapal na aklat yan, eh, hindi na kayo pwedeng, ano ho, magsabi ng tumbalik o sa kanyang sinabi. Ayun. O, doon. Eh, bakit yun? Nilalabanan niya eh. Yung batas na yan eh. Batas yan parang eh. Mm-hmm. O, kaya dito parol, ay hindi tayo magsasawa na isiwala at ang mga katarantaduhang ito para ano mapanuto na ang mga Pilipino. Magkaroon na kayo ng sarili niyong kalupaan. Oo, hindi yung ilang politiko lang ang nakikinabang. Sumayosaw na ang ano, barangay kapitan at ito mga nasa HOA. Ayun yung Karaul. So bukas ulit Karaul. Ayan, okay. Ang ating mga taga-subaybay para lubusan yung malaman ang mga katotohanan ng ating ano, kidalkal para hindi na tayo ano, mapaalipin sa mga mandarapong ng lupa. Maraming salamat sa inyo Karaul at hindi sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay, maraming salamat din. Yan si Kadani Prenesa.